Magandang araw, Pilipinas. Welcome to TicTALK with Aster, Amoyo. Sa aking kaarawan, mga kaibigan, ay ibahin ko naman. Anyway, mga kaibigan, I'm so glad dahil tatlo sa mga anak-anakan ko ay narito. At ang isa po sa kanila, pinakamatagal na sa akin. Ang pinakasuay kong anak. Pero mahal ko pa rin, kahit ganun. Mga kaibigan, the one and only, and of course, the child superstar before Niño Muhlach. Happy birthday to you! Oh, diba? Pinabati ko lang yun sa lagi na yun, diba? At syempre pa ito, alam ko, matagal yun na siyang hindi na, napapanood. Pero siguradong kilala niyo pa rin siya. She's one of the original Dolphy's Angels. Makasabay ito ni na Carmen Martin, 'di ba? Si Ana Marie Gutierrez, Yelen Catral, and of course, the one and only Liz Alindogan. Hello, everyone. Happy birthday. Thank you. Happy A. Oo, thank ako yung bata. Ako yung pinakabata. Ito yung pinakabata sa mga anak-anakan ko. Ayan, mga anak ko pa rin yan. Mga anak ko pa rin yan. Mga kaibigan, actually matagal ko na rin itong anak-anakan. Nakakasama ko ito dati sa Walang Tulugan, The Master Showman. And ngayon, natutuwa ako kasi unti-unti na rin po siyang nakikilala. Lalo na nung maging bahagi siya ng ang probinsya niya. Siya magaling. At isang husay na aktres, mga kaibigan, Rhen Escaño. Yay! Tita, happy birthday! Thank you, anak. Thank you. Ang ganda ng mga anak ko. Magsimula muna tayo dito sa bata. Sige. Rhen, anong pakiramdam if you're working with yung mga veteran, more senior stars, di ba? Sa ano yung natututunan mo sa kanila, di ba? Kasi, my gosh, kung sabihin mo na, oh, katrabaho ko si Niño Muhlach, that's Niño Muhlach, or nakatrabaho mo si Liz Alindogan, di ba? So, pag nakakatrabaho mo yung makasing idaran nila, anong pakiramdam? Lagi po ako, ano tita, lagi po akong kinakabahan na magkamali. Oh, magaling gani! Hindi po, parang ano po kasi, parang ayoko mag-cause ng delay or ayokong hanggat maaari, ayokong mag-take two, yung gano'n. Yeah. Yung parang gusto ko lagi ipakita na parang deserve ko na kasama ko sila, parang wow. Gano'n. At the same time, parang of course, thankful ako, grateful and humbled na ang dami ko natutunan sa kanila. Kasi syempre sila yung dumaan sa pinagdadaanan ko. Kung ano man yung mga pagdadaanan ko pa. So, nakakatuwa na yung mga top leads sa probinsyano. Dito Hannah Fabregas, dito Michael De Mesa, like ang dami nila doon. So, parang sa tinagal ko ngayon, sa di pa naman actually ako matagal talaga sa industriya, pero parang ang dami ko na natututunan kasi ito yung mga taong nakakasama ko. There's a course the third, nakalimutan. Yes, it's sweet. Sobrang siya po. So ever since siya talaga yung lagi ko ka-eksena. Parang kahit nga actually dito hindi niya ako kausapin, titigan ko lang siya, may matututunan ka talaga eh. Si Pico. So nice to meet. Ikaw Liz, ano yung watching young talents like Rhen, anong nararamdaman mo at anong nakikita mo sa kanila? Nakikita ko sa kanila yung parang noong araw kami. Ay, hindi, mas malaki naman ang tanda ko. Pero ang nakikita ko, parang mas more of very serious. 3 years old lang to nagsimula eh. 2.5 Ay, 2.5 pala, o, diba? Ako 15. Okay. 15. Ang nakikita ko sa kanila, parang mas serious na serious sila. Mas dun sa craft nila. Hindi katulad sa amin, mas marami kaming laro. Paglalaro. Kasi yung kapanahunan ko, hindi masyado, hindi kami hawak or hindi kami talaga nasa isang network noon. Mm. Parang more on 80s movies. Ka eh. 80s po ako. Child movies tayo kasi movies. Po kami. Kaya hindi pressured na kailangan matapos kagad yung TV. Sa movies kami, talaga mga movie stars. Relax kami. Lang tayo pag-subing, relax lang kami. Parang hindi tayo masyado nag-detaping, no? Nung araw. Ako. Yeah. More sa shooting. More on shooting. More sa movies eh. Noong araw kasi, di ba 300 plus movies ang ginagawa ng Pilipinas? Oo, ang ganda. Lalagari ka nun. Martin sa nun, lagari. Saka parang mas big deal po yung movies before. Yes. Bukod sa... Nasa peak. Pag nasa movies that was the peak, 70s and 80s. Even up to mid-90s. 97, wala na. Imagine ilang bagsak. Imagine in 6 years. 6 years lang ako actually active. Nakagawa ako ng 86 movies. Oh my God. 6 years. Imagine, no? Diba? Ang dami. Ikaw, Onin, kasi
active na active ka pa rin naman hanggang ngayon sa hanggang ngayon. Siyempre, when you started, wala ka pang 3 years old and you became a child superstar during your time. Was there any regrets na masyado kong napakabata at magsimula ka? Siguro yung ano, masyado ko lang maaga na reach yung top. Alam mo, kasi when you reach the top, there's nowhere else to go but down. Eh, yes, diba? Correct. So, kumbaga, nung nag-umpisa ako, pak! Andung kakit ako sa top, eh, di ba? Kaya, there was nowhere else to go but down. Pero buti, na-prepare ako ng dati ko na, nung nandun ako sa, while I was at the top, sabi niya sa akin lagi na, oh, Niño, darating ang araw, mawawala lahat yan, mawawala lahat ng ano na yan. Dapat handa ka. Oo. Siya, yun, dumating naman yung time na yun, talagang handa naman ako. At saka maganda sa tatay mo, oo. Yung kinikita mo at that time, in-invest, minanage ng maigi. I'm so grateful for that. Kaya tingnan mo naman, meron kang El Niño building, di ba? Yes. Na hindi naman lahat ng ano, artista gano'n, yeah. Di ba? Kung wala kang magulang na gano'n, na may malasakit, di ba? Pero ang artista ng child star na nag-artista, tumanda, tapos wala silang may pakita ng kung ano yung naghihirapan nila. Diba? Ay buti, mabuti nga hindi nangyayari sa akin. That's a tactic. Ito naman si Liz. Si Liz naman, bukas na aklat naman yon bago yung kanyang present husband at syempre yung kanyang apat na anak, ay ito po dati ang ang partner, ang partner ng action star na si Jess Lapid Jr. Yes. Kaya yung Liz Alindogan at that time, syempre ay makakarelate yung mga kasing edad lang namin, kasing edad lang nila. So, paano ka na-discover nun ni Tito Dolphy? Tito Dolphy, nag-model ako. Yes. Si, hindi naman ano damit, yung Gerard Peter. So, kailangan niya ng isang Dolphy's Angels kasi nakakuha na siya ng tatlo. Sina Carmi, kulang na lang ng isa. Ayun, nanood siya, nakita niya, ayun, ito na. Tapos the next day or 2 days from that time na nakilala niya ako, nakita niya ako, nag-shooting na ako, ang bilis. Kaya yun, Dolphy's Angels. Itong Dolphy's Angels. Oh. Nandun kayo tumatak. Ikaw, si Carmi Martin, si Ana Marie Gutierrez, at saka si Yelen Catral. At tuloy kayong, sa inyong apat, si Carmi na lang talaga ang nagdire-diretso. Very active sa showbiz. Si Yelen Catral, may pamilya na, at isa ng lawyer sa Amerika. Wow. Yan, Yelen Catral. And then, si Ana Marie Gutierrez, nasa New York, sadly, merong masamang balita na kumalat before, na hindi naman po hindi totoo naman na before na kesa daw wala na si Car, si ano na, wala si na si Ana, kumanaw na, good thing she reacted. Pero ang tagal niyang naging tahimik. Oo. Oh, she stays in New York with her daughter. With her daughter. And husband. Yes. Oo. Pero ito, kahit sabihin lang natin na matagal siyang tumigil sa pag-aartista, nagpo-produce naman ako ng mga concerts. Yeah. No? Nag-produce ka rin ng pelikula. Nag-produce din ako ng pelikula. O, diba? Kaya nga, in fairness naman, maganda naman ang buhay ni Liz, diba? Ito naman si Rhen. Alam mo nung sa Walang Tulugan, kasi I became part also ng Walang Tulugan, anak, diba? Remember, in Celebrity Talk, portion namin ni Kuya Germs, diba? Meron kami one-on-one. Lab team kayo nun, di ba? Yes, lab team kami ni Kuya Jerms during that time. Tapos si Rhen, isa ito sa mga talents ng Walang Tulugan, di ba? Nag-host-host ito, kumakanta, sumasayaw. Sinisipat-sipat ko rin ng batang ito eh. Sabi ko, magaganda naman at magwapo naman ang mga ano. Parang sa That's Entertainment noon. Kasi after That's Entertainment, yun ang pinaka... Walang Tulugan. Walang Tulugan na ang ano, di ba? Parang ano niya, home ano lang mga bagets na... Yes, 20 years din tumagal ang Walang Tulugan. Alam niyo ba yun? 20 years. Yes. That's Entertainment nga lang, 10 taon lang eh. Ang Walang Tulugan, maybe kung di pa nawala si Kuya Germs, hanggang ngayon siguro meron pa. Mm-hmm. O si Kuya Germs, up to the very end, talaga nag-show siya kahit na-stroke na siya at lahat, yes. Di ba? That's how he loves his, ano. Lalo nagkakasakit siya pag hindi na. Oo, nagagalit yun. Nagagalit siya. Yes. Nanghihina siya pag di siya nagtatrabaho. Nakita ko itong batang to. Sabi ko nga, ang ganda ng batang. Sinipat. Pagdating na. Nakikita ko na yun. Sina Ken Chan, si Jake Vargas, ito, si Nasanya Lopez, si Jack Roberto. Yung sabi ko na ano ko to. Sabi ko, I don't know. I was just, pero hindi ako minsan kinakausap ko siya. Kasi ako, hindi ko naman sila, yung mga bagets, hindi ko masyadong hi, hello lang kami doon eh. Sa dami ng talents din, di ba? So you were teen, no? Yes. Oh. Yes, oh. Mga teens yan sila. Nagsimula si Sanya Lopez. Kasi kapanabayan niya si Sanya Lopez, Jack Roberto,
Ken Chan, di ba? Si ano, si Jake Vargas, oh, si, kahit si ano, si sino tong child star dati, si Buboy Villar. Marami, oh, marami. Marami nga naging ano talaga si Kuya Jones, mga alaga. So isa-isa ito. Kaya nung ano na nung mawala nung bago, I think bago mawala ang walang tulugan. Mm-hmm. I think I spoke with you, di ba? Wala na po nun. Wala ni ah, nung magkinausap kinausap ko siya. Oo, oh, kinausap ko siya. Sabi ko, sino manager mo? Sabi niya, wala na katiit. Sabi niya, wala po tita. Sabi ko, gusto mo? Sabi ko, hawakan kita, ganyan, ganyan, ganyan. So, yun. That's how we started. Yeah. Oh, and then I brought her to Viva. Okay. Oh, then, ganyan bumili si nanay. Yan, diba? At parang, kasi, ang ano lang naman kasi sa Viva, tulungan kami. Mm. Diba? Hindi may Viva, kahit pa paano, in my own little way, tumutulong din ako maghanap. Diba? Kasi yung ganun ba, of course, pwede akong mag-sitting pretty na lang, let Viva do their thing. Kasi, ando na lahat eh. Oo. TV, radio, movie, cable, lahat eh. Meron na sila, pelikula, everything. They have it, concerts, recording, lahat, kompleto na. Yes. Okay. Balikan ko lang si Liz muna. Liz, between these years na, syempre, bago ka mag-showbiz comeback, ang tagal, no? Dalawang dekada yata. Oh, may get pa, oh. So, anong na-miss mo sa showbiz? Ang na-miss ko yung mga crew. Oh, in particular. Bakit crew in particular? Eh, kasi doon ako madalas. Alam niya yan. Oh. Doon ako nakikipag... Eh, naman yung masarap ka sa kausap. Doon ako nakikipaglaro, nakikipagbiruan. Doon, ano, tapos of course... It's a little down sa ano, kumbaga reality. Oo. Of course, yung ano, yung mismong mga artista, at saka yung shooting, yung mag-acting. Oo. Kasi talagang kahit, sabi nga nila, pag once an actress, talagang, di ba, gusto always be an actress. So ako, yun, na-miss ko talaga yun, na-miss ko. Kasi tingin ko naman eh, pwede pa ba? Oo naman. Lahat naman ng ano, pwede, wala naman. Sabi nga, akong nanay ha, pwede rin ako. Sa stage ka, di ba, mas matured. Mas nagkakaroon ng maraming roles. Yeah. Alam mo si Tito Eddie Garcia, I remember him telling us, di ba, sabi na, always pag tinatanong namin, Tito Eddie, when do you intend to retire? Alam, pag tinanong mo yon si Tito Eddie, sabi niya, ang word na retirement is not in my vocabulary, sabi niya. I will only retire pag wala nang kumukuha sa akin at pag hindi ko na na-memorize ang script ko. He died not because of old age or anything. He died because of an accident at age 90. Action accident. Oh, diba? At the age of 90. Onin, kasi mas ikaw, how's it like working with the younger generation? Ano yung nakikita mo sa kanila? Ikukumpara sa panahon nyo? Iba na talaga yung mga bata ngayon kasi talagang the way they think, the way they... Di ba kahit baby nga eh, pagbago pang anak, pagka mga 2 years old, bigyan mo ng telepono. Alam mo na hagan yung parang nandarin eh, di ba? Like si... Pero bigyan mo yung senior citizen ng telepono, hindi na alam pa rin ito. Ako na yun. Hindi ba? Kasi nga, hindi mo nung mag telepono. Tingnan, pagkanyan yung speakerphone. Pero yung bata, automatic ka sa kandila eh. Oo, ang diba? Nakakaiba. Mugulat ka eh. Ako, I agree. Ba't talaga yung utak nila ngayon? But you will agree with me that the, ano siguro, glory days ng movie industry, but during the 70s, 80s, up to the mid-90s, di ba? Na napakahirap na namin yun, di ba? Nahagip nyo yun, naranasan mo yun, na hindi mo naranasan. Pero, although, meron ding bad side yun, ha? Kasi yung mga bata ngayon, isa, marami rin yung bata na hindi marunong gusted mo. Diba? Spoiled. Oh, masyado nang dependent sa technology, modern technology. Ang maganda lang dito kay Liz, ay she had the chance to work, of course, with comedy king Tito Dolphy. Kung buhay pa si Tito Dolphy, of course, how would you describe him? Kung buhay pa? Yung aking si mentor ko, si Tito Dolphy, talagang... Discoverer mentor ko. Alam mo ba, nung time na hindi na niya ako nakikita, so madalas na nagsishooting pa siya, gumagawa pa siya ng pelikula, hinahanap niya ako. Mm-hmm. Oo, tapos yung mga last few movies niya, nakasama niya ako sa isang film festival.
imagine mo, no? Yung bali, oh, naalala niya ako, pinapunta niya ako sa bahay. Tingnan mo nga si Liz, bakit nawawala yan? Ba't hindi ano? So, ayun, gumawa ako ng pelikula with Van Gogh. Nakasama ko si Eric Kiso, and then yan. So, ngayon, ang tingin ko kay Dolphy, talagang, Tito Dolphy, talagang, every time na ma, pinapanood namin ang mga pelikula niya, lumang pelikula, wala pa rin talagang matulog. Totoo. Mag-isa pa rin talaga. Iba talaga. Mm. Yes. Meron ang isang eksena na napakaganda sila ni Babalu. Tsaka yung mga yun, ay kung na-script. Sila ni Napachito. Ay kung na-script yung mga yun. King na king talaga ng comedy. Siya yun. At saka talagang pagtumulong siya sa mga katulad namin na wala pang mga names. Yung parang ang tawag nga sa amin mga, ano ba yan, yung mga, ano tawag sa hindi pa nag-start pa lang mga newcomer. So talagang ano, talagang bigyan to ng magandang ano, yung dialogue, yung role, ganyan-ganyan, di ba? Imagine mo ako from school, tapos a model, tapos biglang ano, title role na agad, di ba? Yung Dolphy's Angels. Kaya ako talagang, grabe talaga ang ano ko kay Tito. Talagang malaking utang na loob. Malaking utang na loob. Siyang nag- pave ng way na makapasok ka ng showbiz. And of course, si FPJ. Okay. Oo, dahil after Tito Dolphy, kinuha naman ako ng FPJ sa mga movies na ginawa niya. Yung Panday, di ba? Yun ang parang isa sa magandang pelikula na nagawa ko. Classic yun. Oo, Panday at saka yung Sherman. Kaya naman sila yung dalawang haligi ng Philippine showbiz. Sa mga Agila. Na unfortunately, hindi nila inabutan yun. Hindi mo na rin. Yun ang ano doon eh, di ba? Siguro kung buhay pa si Kuya Ran, 'di ba? Tapos si Alonso na andiyan. Hindi because like ilang pelikula kayo ni Kuya Ran? Dalawa. Sobrang diba? Ganda ng pelikula ni Onin kay ano, kay Tito Ran. Cute cute to. Sobrang cute. Bakit ang cute cute mo noon? Oh, 'di ba? Dati mo nang bata na 'yung pagka bata cute. 'Di ba grabe? Grabe, alam mo nung una pa lang hindi pa ako close sa kanila at saka kay Alex. Napapanood ko ito sa Ariel Ariel and Company. Ariel and Company. Oh, hindi pa yung Ariel, hindi pa yung Ariel Contina. Napanood ko si tapos silang dalawa, sila lang dalawa ni ano? Silang dalawa nila ni Ariel. Kaya doon pa lang na ano ko sabi, grabe tong bata. Napaka ano, sabi ko napakatalino, napaka-smart. 'Di ba? At saka sila lang ni Ariel ang nag-uusap. Ano ginagawa mo yun basta ano? So, minememorize ko yung buong script. So pati yung sagot ko, depende sa sagot ni Ariel. So, pag nag-add yung si Ariel, hindi ko alam sa sagot ko kasi may ano ka, may guide. Kasi nag-memorize ko yung script yun. So, kailangan talaga kung sa sagot ni Ariel, doon ako buwabas sila sagot. Yes. Pinipick up mo. Pinipick up niya yun. In fact, you were ano, paano ka na-discover ni Ariel? Kay Ariel, sa yung auditions ko, yung auditions siya na kailangan niya ng child co-host. Pero hindi nabasa ng mami ko, may nakalagay na female only. So, nung dumating kami dun sa dating ABS, hindi pa lang yun, ano pa yun, KBS. Ay, KBS ba? Tama, KBS. I don't know kung KBS. ABS nang alam ko eh. KBS is different. Kinakichibilidikto yun. Sa Broadcast City yun. That's different. BBC 2 yata? BBC 2 was sa Benedicto, yes. Ayun. Yung BBC 2. Nung time na yun. Tapos di, dumating kami rin. Siyempre, automatic. Tagal na ako dahil female yung hinahanap. Yes, so, ginawa ko daw. Namamagawa ko kay Tito Ariel. Tito Ariel, look, I can do what you're doing. Oh. Tapos, nag-ano ko. Mamaya ko, ako na yung pinapanood ng ibang magulang. Oh my God. Di ako yung ginawa. Ayun yun. Sa kakulitan. Oo, okay. Siya talagang. Ito, ano, akala ko nga 3 years old ka. Dito, sina Ate Janice, De Belen, sina Julie Vega, mag-audition din. Managing child superstars din noon ang female, di ba? Kahit sabihin na natin na kahit papano, ninakaw yung kanyang childhood. Because he was already working, di ba? Tapos dahil doon, kinuha ko ni FPJ na dun sa Leon Tandaga. Ngayon, nung sabi kita sa Leon Tandaga, kinuha, nagkaroon naman ako ng commercial. Yung milkmaid. Alam ko yung growth ito na. Growth all, ito na. You got a lot of growing to do. And na-demanda yata kasi hindi ako tumangkad eh. Na-demanda yata ako sa advertising. Onin, in-imagine mo yung isa sa mga anak mo is parang susunod sa yapak mo. Actually, dalawa na nga sila, pero yung una. May hirap gawin yung nagawa ko. Oo, wala eh. Wala pang, hindi na pwede kasi nga. May hirap ma-duplicate. Kasi yung pelikula rin ngayon, hindi na gano'n ka dami. Yes, yes, yes. Yung ginawa ko kasi dati, pelikula talaga. May time na
I was doing 5 movies at the time. Oo. Wow. At saka, nakapag... Sa isang ano, halimbawa, may location kami nagpuproduce. Halimbawa, location namin, simbahan. May dadala kami clapper para sa 5 pelikula. Grabe noon, di ba? Kaya nga, that was the heydays talaga ng ano ng movie industry. Yes. Okay, anong nakikita mo naman kay Alonso? Do you see yourself in him? Yes, I do. Of course. Is it true na there came a point na, or there came a time na naging stage father ka kay Alonso? Natural lang naman yun kasi anak mo yun eh. Diba? Eh alam mo yung, alam mo yung industriya. So bakit mo siya papabayaan na magpunta sa mali, diba? At sabi naman, ikaw kagad kinuha kong manager ni Alonso. Para yung isa palang tama na. Diba? Wow! alam nyo, ito, i-share ko to, Liz, no? Pag may ano ko, may konting gathering, hindi ito nawawala. In fairness ito, sabi ko sa'yo, kahit suay itong anak ko, tinatawag ko lang ito suay. Hindi, kasi pwede ko naman ipapirmahin si Alonso ng diretso sa ABS, o kaya sa Viva. Di, walang prosyento si Taster, di ba? Mas malaki yung kikitain ng anak ko. Pero, kaya ko kinuha si Taster kasi, para may nanay na ano. Iba yung nanay, na. Nung makita ko si Alonso, sinabi ko na noon, di pa niya ako kinukuha. Anak, sabi kong ganon. Pag sabi ko, 3 years old hanggang 4, between 3 and 4, pwede na. Sabi ko, between 3 to 4. 3 to 4 years. So sabi ko, okay na. Pero actually, Alonso started when he was 4. Yeah. Okay, speaking of pandemic, anong naging dating nito sa'yo magmula last year? Naapektuhan talaga ako ng grabe dyan kasi nga, nakikita ko nung time na bago mag-pandemic, yung business namin, ng husband ko talagang ang ganda, nandito lahat ng, kasi napag-usapan natin, Chinese ang team, ang group ng husband ko. So, nandito lahat ng mga investors. Tapos ngayon, nung paisa-isa na lang, so talagang iba. Tapos, marami tayong nababalitaan, di ba? Parati tayong nag-worry kasi hindi natin alam kung kailan talaga yung parang nakahang. At saka ang dami-daming may mga nakakapasok na iba-ibang variants, ganyan. So parang hindi talaga ako relax. Kailan ka mawawala. Tapos minsan, nararamdaman ko ha, ito totoo, nagpa-panic attack ako. Tapos, dati na kasi ako may mga ganong kaming ginagawa, panikan. Pero mas lalong katotohanan niya. Aminin mo, yung pagiging negosyante mo. Diba? Nagpa-panic. Lahat naman na-apektuhan. So parang, ang iniisip ko, kailan pa kaya? Tapos iniisip yung mga anak ko. Yun sinasabi ni Oni na nag-start na sila na talagang mag-take off na. Tapos wala na nakaganyan. Tapos hindi nila pwedeng maka-adjust agad. Hindi, yun. Nung umpisa ng pandemic, nung nag-umpisa yan, mababalitaan mo na may namatay dahil sa COVID. Yeah. Pero ngayon, nung dumating tong taon na to, yung mga kakilala mo, at saka yung mga kapamilya mo, tinatamaan. So parapit na parapit sa'yo, di ba? Kaya talaga matatakot ka talaga. Yun, kaya normal. Doon mo lang mananialize na totoo pala yung COVID, di ba? Ikaw, anong, bilang isang bata pa na ano, anong impact nito sa iyo ng pandemic? Siguro, ano pa tita, though nakabukod na po kasi ako sa pamilya ko, nag-condo na ako. Oo, independent ka na. Opo, pero kasi... Oh, tingin ba? Ito ako. Pero po kasi tita, iba pa din yung anytime pwede kang umuwi sa bahay mo para makita mo yung pamilya mo. Ngayon po kasi mahirap eh. Ayaw mo siya mahawa eh, di ba? Baka mamaya... Lalo na nung nag-lockdown, hindi ka naman pwedeng tumawid na lang basta. Tsaka ano po, parang ako at yun talaga siguro yung pinaka mahirap para sa akin, yung adjustment sa work nita. Kasi from every MWF, magtitaping kayo, after taping, you look forward na yung uuwi kayo, makakapagpahinga ka. Hindi. Ngayon tito, hindi na. Ano? Kasi lock-in eh, naka-lock-in kayo. Lessons learned ng pandemic ko. Ay, ito ang maganda. Ito yung lesson. Sabi ko sa husband ko, parati kong sinasabi siya. Kasi doon lang ang world ko naman. Minimo na si Ben. Hi, Ben! Si Benny! Ang sinasabi ko sa kanya, sobrang dapat talaga hindi gastos ng gastos. Hindi dapat noong araw, di ba? Dapat kailangan
alam natin kung ano ang meron tayong ano, meron tayong equip for the rainy days or yung sinasabi nila. Hindi pala pwede yung lahat ng gusto mo, meron ka. Mm-hmm. Ang material hindi importante ngayon. Ngayon, ito nararanasan yes. natin. Diba? Kaya, yung mga simple na happiness lang na ano, napapaluhan na ako sa mga masasayang gano'n, yung nabibigay na gano'n. Walang mayaman. Tsaka yung material pala. Maski noon naman, hindi naman kasi ako talaga ano, simpleng tao lang ako. So, hindi talaga pala importante yan. Ang pinaka-importante yung faith natin sa Panginoon. At yung pagsasama-sama ng mga sa family and yung mga friends mo. Hindi mo dapat kinakalimutan i-text or i-message yung mga friends mo. Kasi napaka-iksi ng buhay. Pag bukas mo sa ano, wala na siya, di ba? Mm-hmm. Tapos, ako parati kung pinag-pray, lahat-lahat ng mga kahit hindi ko kilala, una-una naghihingi muna ako ng tawad, yung forgiveness. Yeah. Kasi kailangan yun eh. Kasi may mga bagay na hindi natin aware na may nagkakasala pala tayo sa isip at yung mga bagay na kasalanan na pala. So, una-una naghihingi ako ng forgiveness. Tapos hihingin ko na lang para sa lahat. Mm. Hindi lang para sa akin. Yun. Talagang iba na. Parang serious na ang feeling ng mga katulad namin. Ito yung effect sa amin. Dati parang happy-go-lucky lang. Ako, ay, nandiyan naman yung husband ko. Kaya-kaya niya lahat. Pero hindi na. Pa-join na ako. Kasama na talaga ako mag-isip. Paano? So yung tipid tayo. Hindi tayo masyado materialistic. Rhen, ikaw, anong naging dating sa'yo ng pagdating ng pandemic? Siguro, tita, ano, mas na-realize ko po yung importance nung time na mabibigay mo sa family, sa friends, at sa lahat ng makakilala mo. Kasi, like, pagbukas mo ng Facebook, tama po yung sabi mo. Parang hindi mo alam na bigla na lang mawawala na pala si ganito, o hindi mo na makakasama si ganito. So, yung simpleng text or simpleng message na kamusta kayo, na sasabihan mo yung parents mo, siguro sa iba, pag narinig nila, parang baduy naman kasi. Pero hindi, parang simpleng I love you sa magulang mo, importante pala talaga ngayon yun. Parang kailangan maparamdam mo sa pamilya mo kung gano'n sila ka-importante. Kasi hindi natin alam kung kailan natin sila kasama. Yes. Siguro yun talaga, lalo na ngayon sa mga nangyayari. Yung importance talaga ng family at yung mga mahal natin sa buhay. I agree with you, Rhen. Maraming salamat mga kaibigan sa lahat po ng nakalala sa inyong lingkod sa aking kaarawan. Hindi ko man po kayo lahat mababalikan or maiisa-isa, alam niyo po kung sino kayo. Maraming salamat po. Well appreciated po lahat ang inyong mga tawag, ang inyong mga text, ang inyong mga Viber, mga messages sa Messenger, sa aking Instagram. Maraming salamat po. And my special thanks of course to my dear friend, Richie Ang of Richie's Kitchen. ABS-CBN, GME7, Doc Rob Walter, and of course, Patricia Javier, Mother Ricky Reyes, Attorney Ferdy Tupacio, Louie and Natsa Gamboa, Richard and Carol Chuateco, Niño Muhlach, Rhen Escaño, Nicholas Alindogan, of course, ang may anak-anakan, Rayatan of Beautyderm, thank you so much. Ever Belena, maraming salamat kay Jacob at saka kay Denise. Thank you so much kay Kane Aerol, Chowa ng ABS-CBN, Aaron Domingo, Marian Domingo. Maraming salamat at syempre pa sa aking Studio Manila team. Thank you so much. Nessa Silly Salon for my hair and makeup. Chatutugay Jimenez, my best friend in the U.S. I love you all until then, sa aking next na kaarawan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sabi ko sa inyo, maraming sa inyo lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating programa, Chocolate Aster Amoyo. Lahat ng subscribers ko, maraming salamat. Na nag-grow araw-araw. Yay! Maraming salamat. At huwag po kayo mag-alala. Ihahatid namin sa inyo ang mga kwento at buhay ng mga artista na hindi nyo alam. Oh, diba? Wow. Yun naman ang kaano natin sa ating programang TikTok with Aster Amoyo. At maraming sa tiwala ninyo, tiwala ng mga artista sa inyong lingkod para i-share sa ating mga viewers. Kunti na lang, million na, no? Million. Wala po, ito na tayo. At syempre pa itong aking team, ang aking, ano, tawag dito. Yeah. Couple team ng, ano, ng,
Studio Manila, Rai de la Vega, and of course, John de la Vega, and his team. Maraming maraming salamat. Through thick and thin kami. Andiyan minsan may mga misunderstandings kami. Normal lang. Di ba? Pero at the end of the day, mahal pa rin namin ang isa't isa. Parang kami yung YouTuber diba? Na bagits eh. Di ba? Ito yung sarili ng production kahit na magkita eh. At mas pro ah. Oo, yung iba ito lang. Yes. Di ba? Di ba? Look at me. Tiba yung mga camera ko. Di ba? Kala ko talagang TV show. Di ba? Online nga lang. O di ba? So anyway, I think that's more than enough. Maraming maraming salamat sa inyo. I love you. Sana po patuloy niyo kaming suportahan at subaybayan. Dito lang. Like na lang ako lang diba? Sa so ngayon, Liz, ako muna naman. Ito muna, siya muna. Ikaw na mauna. Love like na lang ako lang sa iyo. Basta wala. Pag-isipan natin. Ano? Si Onin, ano mga... Yeah, no, Isla. Isla from Awkward Productions. Kasama ko siya na Paolo Contis, Archie Alimania, sa mga sexy girls ang Jimmy. Yeah. Mahal niyo po, Isla. Yung pagdidirect, ay, meron po akong kasama ko si Direk Andy Andrino. Oh. Eh, TicTALK is Direk Andy. Oo, oh, kilala. Meron kaming show in international. Wow! Pwede ko naman akong magito, di ba, Ida? Yes. Kasi natapos naman na namin i-shoot. So, abangan niyo po yung The Other Wife with Lovie Po. You know? And, yeah, Joanne Bascon. And of course, yeah, yours truly, directed by Prime Cruz. Malapit na po yan, under Viva Films. So, marami po kayong dapat abangan. Kaya, lagi lang po kayong mag-follow sa Instagram ko and Twitter. So, yung kailan po kayong gano'n na? Abangan! Abangan natin yan. Kasi di pa doon. Major yun. Simulan pa itong bagong movie, di ba? Yes. Oo. At syempre, huwag mo kalimutan pasalamatan si Coco. Yes, yes, tita, of course. Nung isang araw lang ka-text ko siya, kinakamusta ko sila dun sa taping nila. And yes, hi there, Coco! Namimiss ko kayo lahat na lagi kayo mag-iingat. And of course, lagi po akong thankful. Sana pong magka-work po tayo ulit sa next project ninyo. And of course, Viva Family, Boss Vic, thank you so much po palagi. Ay, maraming salamat din sa Viva. Thank you. Boss Vic, thank you. Meet, thank you so much. Handler mo, manager mo sa Meet Pimentel. Thank you so much, of course, kay Vincent, Veronique, and of course, si... Pero yung kinanay, lahat, ano siya, di ba yung ibang mga manager, pag GMA, yung iba, pag PBS, kinanay, international. Kaibigan naman natin lahat yung anak, di ba? And of course, this time, Liz. Ako. Meron ako, ang tagal kong nawala, pero meron akong gagawin ng isa. Yeah. Yung mama sa pano, yung binagkit mo. Hindi, bukod pa doon. At meron si Miet, Oo, may tinawag siya sa akin, tsaka merong teleserye na inaayos. Wow. Kasi, kaya ako nakikinig ako sa iyo kanina. Kasi, paano? Oh, baliktad na ngayon, no? Baliktad nakikinig ako sa bata. Diba? So yun, abangan nyo. Yeah, pero once na magaling ang artista, always siya na magaling ang artista. Thank you, Viva, family. Thank you. And with that, muli, ito po si Aster Amoyo na patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Na walang, actually, walang sawang pasasalamat sa inyo. Maraming salamat. At syempre, hanggang sa susunod na Biyernes, this is every Friday, TikTok with Aster Amoyo, 12 noon. Wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-share, at yes. Mag-like. Yes! TikTok! Stay safe, everyone! First time, birthday, mommy! Yes. Happy birthday!